Kamusta mga tol? Eto na, Doraemon Green Breakdown! Sa totoo lang mga tol ha, gusto ko talaga yung laro nito ni Doraemon eh. Kaya ito gagawin natin, hihimayin nating mabuti yan. Eto yung unang video natin kay Doraemon ha, yung mga pasa niya. Tirayin na natin yan! So dun muna tayo sa pinaka basic, hawak ni Doraemon, i-hand off ngayon kay Curry. Tapos bibigyan din niya ng screen. Ginagawa nila ito mga tol para magamit yung magagandang screens ni Doraemon, diba? At the same time, magamit din nila yung magandang shooting ni Chicken Curry. Pero actually ha, hindi lang naman talaga kay Curry eh. Kahit sa ibang player, ginagawa to ni Doraemon eh. Pinakamadalas lang talaga dito kay Curry. Mukhang simple lang to ha, pero kasi yung nagdadala talaga dito eh, yung magandang screen ni Doraemon. Tulad niya no, inaasawa si Curry. Pero tingnan niyo, hindi niya binigay kagad oh. Pumunta siya muna doon sa likod ni Mangkanor at dahil nandiyan siya sa likod, wala na tuloy idea ngayon si Mangkanor doon sa nangyayari, di ba? Kasi hindi niya na nakikita eh. Saka ngayon inabot ni Doraemon at biglang umiscreen. Tapos inipit pa yung browser ni Mangkanor, oh, gulang eh. Wala na, kitang-kita na yung baka, lista mo na yan. At yung isa pang dapat nating mapansin dito mga tol ha, kagaya nung inexplain natin doon sa USA di ba? Yung tao ni Doraemon medyo mababa talaga pong pwesto eh, kasi hindi naman talaga ito madalas tumitira sa 3 points. Pero dahil dyan ha, kapag nag-hand off screen niya si Doraemon, wala na, wala ito yung nakakatulong oh. Kaya open na naman tuloy si Chicken Curry, patay ka na naman dyan. Yung pangalawa naman diskarte nito ha, yung habang hawak ni Doraemon yung bola, mayroong ginagawang off the ball screen naman ngayon kay Curry na ganyan oh. Tsaka ngayon papasok din Doraemon. Again mga tol, mostly kay Curry nila ito yung ginagawa at si Doraemon kadalasan yung pumapasa. At kadalasan, nasa ibabaw itong si Doraemon tapos dadaan ngayon sa screen si Curry. Magandang pasa yan, maganda rin yung tira, magandang lalaki si Papa Dwight sa inyong lahat. Ay! O yan, isa pa o. Oh. Ayan o, oh. Parang simple-simple lang, parang ang dali lang ng basketball, di ba? Teka tol. Parang walang kwenta naman yan eh, simple-simple lang yan kahit ako kaya kong gawin yung pasa na yan eh. Ah, ganun ba? Walang niya mo, galing mo, no? Actually, ang reason why si Doraemon ang tagapasa dyan, dahil yan palang yung unang variation ng play na yan ha. Ito yung second variation. Kapag in-overplay ngayon ng depensa si Curry, naukakat ngayon yung nag-screen. Siyempre, si Doraemon pa rin yung papasa. Tulad yan o, screen si Tatalino. Kanina diba, ang ginagawa, ipapasa kay Curry. Pero biglang kumat si Tatalino, yan no? O ano, kaya pa ba yung pasa na yan? Madali pa ba? Bayabas kang hayop ke. Kung tutuusin, pwede naman lagi na lang ipasa kay Curry, palagi namang good pass pa rin yun eh. Pero yung mga ganyang pasa ni Doraemon, tingnan nyo naman no, parang ang simple pero hindi talaga madali yan eh. Ayan pa isa oh, ayan si Curry, ayan yung cut, pwede na ipasa diba? Pero tingnan nyo yung pwesto ng pasa ni Doraemon no, andun na sa loob pinase, wala nang chance talaga maagaw to eh. So si Doraemon palagi pumapasa ng ganito ha, kasi nga, para sa akin, si Doraemon yung best passer ng Warriors ngayon. Yung mga ganyang pasa ha, mukha lang talaga simple pero kailangan talaga na anticipate mo rin yung gagawin ng depensa eh. Para ngayon mas mabilis ka makapag-desisyon at maipasa mo na maganda yung timing, di ba? Related din sa play na yan ha, yung backdoor cuts, ayan yung play oh, sabay bigla ngayon magba-backdoor cut. At itong mga pasa sa backdoor cut, para sa akin, isa sa pinakamahirap gawin na pasa kasi yung window ng opportunity dito mga tol, maliit lang talaga eh. Tapos yung space na pwede mo ring ipasa na hindi naaagaw, talagang maliit din. Pero parang wala lang din to kay Doraemon, normal lang sa kanya yung mga gantong pasa eh. Tapos syempre, andyan din yung pinaka basic na play, yung give and go na play. Pasa mo lang kay Doraemon, tapos dumiretso ka na ng cut. Kapag maganda yung cut mo, edi papasa sa'yo. Eto actually mga tol, one of the oldest plays sa basketball na maraming player ngayon hindi na ginagawa. Ang mga player kasi ngayon ha, pagkapasa ng bola, anong ginagawa? Tatayo na lang, mag-aantay ng ayuda, diba? Aantayin ipasa pabalik sa kanya yung bola, tsaka siya titira. PBA. Tsaka yung mga basic na cut no, yung mga ganyan no, habang hawak ni Doraemon, basta kumat ka lang kung saan maluwag eh, mapapasahan ka talaga nito eh. Ang napansin ko naman sa Warriors ha, talagang ganito yung style ng play nila diba, maraming off the ball movements habang hawak ngayon ni Doraemon yung bola. Kaya yun, napapasa naman sa kanila ni Doraemon kapag kumakat sila, eh mga Pinoy, asapa, tambay lang, PBA. Tapos diba, yung style nito eh, kadalasan, nasa ibabaw itong si Doraemon eh. Eto naman yung bihira gawin ng Warriors eh. Napansin ko, kapag meron mga mismatch lang, tsaka nila ito ginagawa eh. Sisil sa poste, tapos yung mga pasa ni Doraemon sa sil ha, sobrang ganda talaga eh. Kasi eksakto yung timing at walang chance maagaw. Tsaka yung pwesto ng mga pasa niya, eh ano, tingnan nyo oh. Ayan yung depensa diba, nasa kanang braso ni Ubre. Tingnan nyo yung pwesto ng pasa, oh, ang ganda diba, sakto-sakto eh. Tapos itong si Doraemon no, pumupuesto rin to sa poste, pero actually kadalasan, hindi para tumira, para pumasa pa rin. Poposte, tapos biglang may kakat sa ilalim, parang decoy lang talaga si Doraemon dito sa poste eh. Naalala nyo ba, parang yung play ng Gilas na explain natin diba? Ang logic kasi nyan mga tol, kapag nasa poste ang bola, yung attention ng depensa ha, kailangan din talaga tumingin sa poste yan eh.
Eh yung Warriors, di ba? Non-stop yung galawan ng tao nila habang nasa poste yung bola. Tapos si Doraemon yung papasa. So maraming pagkakataon, nakakakat sila tapos naipapasa naman ni Doraemon. At pagkatapos, pag nakapasok sa loob itong si Doraemon, tatlo lang yan mga tol eh. Ia-alley-oop, ita-drop pass, o kaya i-kick out, di ba? Teka, tol. Eh yung tira, asan yung tira? Wala. Teka din. Ano ba yung title ng video natin? Ang pasa ni Doraemon. May nakita ka ba tira dyan? Meron? Kukutusan kita dyan eh. Pinakagusto ko sa tatlo ha. Yung alley-oop syempre, ganda yun eh. At sobrang basic din ito kay Doraemon ha. Kaya attract ni Doraemon ang depensa kapag nasa kanya na yung attention. Pero don't forget ha, dapat as a friend lang. Wala na, babato na lang for alley-oop. Ayan o, na-attract yung depensa, di ba? Binato na lang bigla, bahala ka na dyan, taktak mo. Dati mga tol, kapag pinapasahan ako ni Doraemon ng ganito kapag dumadayo kami, hindi ko na dinadakda kasi may nagagalit na sisira daw yung ring, pinapapalitan pa sa amin eh. Kaya nilalayap ko na lang. Pangalawa naman yung drop pass, di ba? Parang ganun lang din naman. Ia-attract lang din muna yung defense sa ilalim, tsaka niya ngayon ipapasa. Yung maganda kasi kay Doraemon talaga, mga tol, no? Yung pagbasa niya ng reaksyon ng depensa, ang bilis talaga eh. Instant talaga eh, parang laki may instant pansit kantot ese kanton. Pero kayo mga tol, lalo na sa mga bago-bago pa lang dyan naglalaro, kahit eto lang, parang aon nyo na, kahit eto lang ha, dapat marunong kayo ng ganitong mga drop pass. Kasi kapag hindi nyo pinasa to ha, magbumuka talaga kayong politiko, este buhaya eh. Yung pangatlo, yung kick out. Now itong kick out mga tol, takes a lot more understanding na nangyayari sa depensa. Kasi hindi lang yung depensa ilalim yung kailangan mong makita, di ba? Kundi pati yung mga galaw ng depensa ngayon sa perimeter. Kapag hindi tumulong yung perimeter, pwedeng yung dalawang nauna kanina, yung alley-oop o kaya yung drop pass, di ba? Pero kapag tumulong ang perimeter, lalong sisikip ngayon ang ilalim. Pero luluwag ang ekops, eto luluwag yung labas, di ba? At kung papansin nyo dyan ha, eto si Doraemon sa mga kickout, hindi talaga nagmamadali eh. Yung logic kasi dito mga tol, kapag tumulong yung nasa perimeter, hindi naman talaga kasi siya basta-basta makakabalik sa labas eh. Medyo malayo yun eh. Pero sabi ko nga, yung pagbasa kasi ni Doraemon sa gagawin ng depensa, parang taga ibang planeta talaga eh, parang taga planet Namek eh. Dati nung kulaban namin si Piccolo, walang hiyamo galing pumasa eh. Tulad niya no, tumingin siya sa corner, kaya itong nasa wing, tingnan nyo, akala niya doon talaga ipapase. Pero panloko lang niya to eh, yun o, biglang pinasa ngayon sa wing. Ayun, tira mo na, open up, binilapit pa, bahala ka subuhin mo. At sa fast break naman, si Doraemon mga tol, parang point guard na talaga to eh. Siya naka-rebound, siya na rin magsisimula ng fast break, kanya na eh. At kapag iba yung naka-rebound, pinapasa rin talaga kay Doraemon, para siya talaga yung point guard eh. Ang galing, di ba? Kaya yung ibang mga tol, no, sinasabi nila, itong si Doraemon, one of the very few players na kayang maglaro ng kahit anong posisyon eh. Tayo, paupo, sa ilalim, sa ibabaw, patuwad, kahit anong posisyon, pwede. Sana all. O yan, pinakita na natin yung mga medyo basic na pasa, no? Dito naman tayo sa medyo mahirap naman, yung touch pass. Kita nyo yan? Eto mga ganito mga tol, yung kakahawak lang tapos papasa na kagad. Ibang level na to ha. Sobrang taas ng observation hockey ng mga ganito kasi eh. Kasi para magawa mo yung mga ganyan, ipapasa mo kagad sa libre, kailangan talaga mabilis yung processor ng utak mo eh. At hindi lang yun ha, kailangan din, syempre, sobrang ganda ng court vision mo para syempre, makita mo yung kailangan i-process ng utak mo, di ba? Kunwari, si Katakuri. Sa sobrang taas ng observation hockey, nakikita niya tuloy yung future, kaya alam niya kagad yung gagawin niya. So parang ganun din si Doraemon eh. Hindi pa nakakarating sa kanya yung bola, naiisip na kagad niya kung sino yung malilibre at kanino dapat ipasa, napapasa naman niya doon. Now eto pa ha, marami nagsasabi, mataas yung IQ ni Doraemon. Pero papaliwanag natin to ng gusto ha, doon sa mga susunod pa nating videos, hindi dito. Pero dito mga tol, tingnan nyo ha, sa mga ganitong pasa, dito pa lang eh. Masasabi nyo na kagad, mataas talaga yung IQ nitong kumag na to eh. Yung mga ganyan no, tingnan nyo, hindi naman niya nakikita eh, pero naipasa niya sa likod niya. Tsaka yung mga ganyan, nakarating na yung pasa, hindi man lang nakita ng defender, dumaan sa likod niya eh. Tsaka yung mga ganyan na sobrang sikip talaga, pero nakakalusot pa rin yung mga pasa niya eh. Ayan pa, oh, dumaan sa kamay, dumaan sa paa, walang yamo sikip talaga eh, pero lusot pa rin yung pasa eh, no? Tsaka yung mga ganyan, no? Pwede na yung pasa na dito, di ba? Pero kasi, masikip yung dadaanan nito eh. So padaanin mo muna ngayon sa masikip, tsaka mo ngayon ipasa, nice pass! Tsaka yung mga ganyan, no? Alam niya magro-rotate yung depensa sa ilalim, kaya pineki niya, tsaka ngayon pinasa sa iba. At yung mga ganito na kanina pa nakatingin sa kaliwa, pero sa kanan din pala ipapasa, magka-stipnik ka sana. Napansin nyo ba mga tol? Yung mga pasa na Doraemon, no? Walang basic pick and roll. Pero average ito last year, 8.9 assists per game lang naman. Tapos 3 turnovers per game lang ha. Almost 3 assists to turnover ratio, napakataas nito. Take note mga tol ha, si Papa Luca na kilalang magaling na playmaker, 8.6 assists per game at 4.3 turnovers per game. 2 assists to turnover ratio lang eh. So yan yung dahilan kaya itong si Doraemon, siya yung madalas pumapasa eh. Ano, madali pa ba? Bayabas kang hayop ka eh.
Meron pa tayo next episode dito kay Doraemon, mga tola. Abang-abangan nyo na lang, medyo busy pa ako eh. O like and subscribe ako, huwag nyo kakalimutan. Kukutusan ko talaga kayo dyan eh.